Hi guys, Gel here of Kargasan PH for Kargasan PH TV. First of all, I would like to congratulate everyone na nakasubscribe na sa channel natin. Na I received kasi a note from YouTube na we already breached the 100 subscribers mark. So, maraming salamat and please do share our videos. And tell your friends na mag-subscribe sa channel natin so they can learn stuff about their cars. Dito naman sa atin, we discuss car care, review car parts, and troubleshooting. Lahat. We will try to cover everything about cars. Okay? So, nagtataka kayo bakit madumi ang kumay ko. Kasi ito yon. Today, we'll be discussing about starter motors. Okay? Yan. Kanina ko pa kasi hinihimas to eh. Diba? Galing to sa bodega ko. Oh. Kaya ganito kadumi. Anyway, this is a starter motor of a Nissan sedan. Sefiro, if I'm not mistaken. This is a starter motor of a Nissan Sefiro. So, first, let's discuss the parts of a starter motor. Or about this starter. So, this is called the starter assembly. Starter motor assembly. This one. Okay? This is called the starter solenoid. Ito. Starter motor. Itong malaki. Itong black. And this one. Yan. Okay. Battery terminals. Okay. And this cable is connected to the ignition switch. Okay. Next, the starter gear. This one. Yan. So, ano bang trabaho nito? So, once you activate the ignition switch, tatravel ang kuryente dito, starter solenoid. The starter solenoid will give a signal to the motor. They will push this together towards the flywheel. Okay? Yan. Mabilis umikot to. Sobrang bilis. So, yun ang trabaho niya. Okay? So, let's discuss about symptoms. How can you tell that you have a bad starter? Okay? First, yung sounds, may grinding sound, parang ginigiling. Pag nag-start ka ng kotse, parang may ginigiling. Grinding. Okay? Siguro nakapunta kayo sa palengke, may nagigiling ng baboy. Yung gilingan, ganun ang tunog. Pero not that noisy, ganun kalakas. Konting noise lang, pero annoying. Okay? Next, once na nag-activate ka ng ignition switch, nag-start ka ng kotse, puro ilaw. Ilaw ang dashboard mo, ilaw ang radyo. That's all. No action. No crank. Wala. Okay? So, yun. It could be the starter. You have a faulty starter. Next, kapag natuluan ito ng langis, if your engine has leaks, tapos tumulo sa starter, masisira to. Kasi eventually, madedrench to sa oil. And oil, mainit, papasukin niya to. Papasok, kala mo sealed yan? Oo, sealed yan. But, there will come a time na masisira niya yung mga sealant niyan. Papasukin niya yung loob. Once na napasok ng oil to, wala na. And, ito yung nangyari dito. Look. That's oil. Okay, namuuna oil yan. Okay? Yan, oil. Pinasok ng langis to eh, kaya nasira. Yan. Oil. Natuluan ng langis to. Yung sasakyan ko kasi noon, may tagas. Sakto, dun tumulo sa kanya. Yung langis. Okay? So, yun. So, ano yung causes nito para masira? Number one, loose wiring. Yung
Minsan, mga wire dito sa battery terminal, madumi or corroded lang, madumi. Madumi, corroded, or lumuwag. So, madaling ayusin yun. Linisin mo lang, punasan mo, kabit mo ulit. Solve ang problem mo. Pangalawa, yun, oil leaks. Yun yan, natuluan. Pag natuluan to, lalo na itong solenoid, natuluan itong battery terminal mo, ah, paktay ka. Malaking problema, gastos, tapon. Okay? Iba, napapinapalitan itong starter solenoid eh. Yes, pwede siyang palitan. But I don't advise to change it in the... Ito lang ang papalitan, no. Mas maganda kasi yung buong starter ang papalitan mo. Okay? Kasi ito original, tas kakabit lang nila. Wala namang original na solenoid. Solenoid lang na ikakabit sa starter, no? Wala. So, kailangan partner sila, original pareho. Kasi once na binuksan to, hindi naman natin sure kung anong klaseng kinabit na solenoid. Okay? So, yun. So, number one, loose wiring. Corroded yung mga wires. Puno yung mga terminals mo, madumi. Punas mo lang. Okay? Oil leaks. Then, pinakamadali, bad fuse. Or yung relays. Mura lang yun, 25 pesos. 50, ganun lang yung kamura. So, yun yung mga causes ng mag-start ng starter problems mo. Okay? So, troubleshooting, madali lang. Sobrang dali. Kuha ka ng sabi natin, wrench or anything na bakal. Okay, bakal. Doon sa may makina, tapik-tapikin mo to. Tapik-tapikin mo. Hold on. This one. Diba? Yeah. Tapik-tapikin mo lang yan. Try mold start. So, para saan yung tapik-tapik? Baka kasi sa loob, may mga loose lang. May mga corroded lang sa loob ng mga terminals or mga bakal. Or part kasi magnet ito eh. Electromagnet ito. So, dumidikit yan. Baka mamaya, since madumi na and kalumaan, medyo nagkakaroon na rin sila ng umido, may mga molds na. So, once you tap the starter, pwedeng mabuhay sa ulit. So, hindi, this is just a by experience, no? That's enough for you to reach a service center or maiuwi mo yung kotse mo. Okay? Para hindi ka lang itire. So, again, just tap. Okay? Pangalawa, i-adjust mo yung transmission mo. I mean, the cambio, the shifter. So, sa mga automatic kasi, mag-start lang ang kotse natin. Ang tama, kailangan makakapag-start lang tayo kapag nakalagay ang cambio sa park. Okay? So, this time, kung hinala mo, sira ang starter mo, put it on neutral, then start. Okay, but before you activate the ignition, be sure na naka-activate din ang handbrake mo or foot brake mo and nakatapa ka sa preno. Okay? Kasi baka mamaya kahit naka-neutral 'yan, kung mag-start 'yan, bigla kang umarangkada. Why? Kahit sabi mo naka-neutral, hindi sira starter mo pag nangyari 'yan, pag nag-start siya on neutral. Ang sira sa iyo is the neutral safety switch. Na-discuss na natin 'yan sa isang video natin. So hindi ang starter ang sira kapag nag-start ang kotse mo on neutral. It's the safety neutral switch. Okay? So yun lang. Just don't forget the tapik. Kaya always bring screwdriver, yung mahaba para may pantapik-tapik kang ganyan. Okay? That's all. That's how you fix your starter para makauwi ka lang or you just reach the nearest service center. Okay? That's all. Maraming salamat po and good night.